Hey, what's up mga kanglers? Andito na naman kami sa aming bisyo. At muli, kasama ko na naman ang aking poging-poging pamangkin. Ayun, try na naman. Subok na naman kung makaka-score man lang kahit isa. So, third attempt na niya ngayon. Sana makadali na. So, guys, dito na naman ulit kami sa Marid. Sa may fishing area ulit. Sa may same spot kung saan ako nakadali na kingfish. So, ayan guys. Start na. Dali. For the first time. Ayan mga kanglers. Sa wakas, nakadali rin ang pamangkin ko sa third attempt niya. Napagsama sa akin. So ayan guys, nakadali ng malaking orange spotted tribali. Siguro mga 1 kilo. So ayan. Woo! Nakadali rin sa wakas ang aking pamangkin. Mukhang mas malupitan to. Sarap sumiban. Ang malupitan to sa akin dati, halos mag-iisang buwan bago ko nakadali. Sa kanya, 3 attempt lang, nakadali na. So, ayan guys. Balikan sa atin itong spot na yun. Ayan guys, panalo yung aking pamangkin. 3 times wala niya pagsama sa akin yun. Nakadali siya ng malaking orange spotted tribali. Ayan guys, my first fish of the day. Pakawalan na natin. Okay guys, catch and release muna tayo. Isang entirong bugaong na naman. Yan nga pala guys, gumamit ako ng tawag dito para siyang stainless. Ito yung ginawa kong leather line ko. Kasi pag ginagamit ko yung fluorocarbon, lagi siyang napuputol dito. So nakalimang jig na ako na naputol, nakagat ng balo yung line ko. So kaya sinubukan ko itong ganito na parang stainless yung tawag dito. So okay naman, kahit papaano nakakahuli naman pala siya. So pwede para iwas sa ubos ng jig natin. Kasi dun sa binibilang ko ng jig guys, wala nang silang stock sa ngayon. So kaya ibang klase naman ng jig ginamit ko ngayon. Pero litma pa rin siya.
Pero yung masusi na ginagamit natin na magandang klase, nakakadali ng malalaking isda. So wala na silang stock. Wala na rin akong magamit na ganun kasi laging napuputol. So nakalimang putol na ako ng ganun. Hindi siya sumabit kundi kinagat talaga ng isda. Yung line ang kinakagat nila. So isang kagat lang, tagpas agad yung line ko. So ito okay naman na pala. Bali ito guys yung ginagamit nila kapag ano, nagbibit and wait sila. Ginagamit nila kapag nagbabarakuda. Para hindi siya maputol ng barakuda yung line. Bali ito nga kanina, kinagat na naman siya ng balo. So may mga gasgas na siya. Buti na lang, ganito na yung gamit ko. Kung nagkataon na fluorocarbon na naman yung ginamit natin na leader line, ayun, yari na naman sana tayo nito. Putol na naman sana yung jig natin. Okay. Ayan guys, second fish ng aking pamangkin. Ayan, nakadali ng isang salasa. So ito guys, bali ito yung namimiration ng jig ko dito. So nabawasan na sila. Nabawasan guys. Nabawasan na ng isa. So bali limang jig na yung nilagot ng mga ganitong klaseng isda dito guys. So ayan guys, nabawasan na sila ng isa. Salamat sa aking pamangkin. Nabawasan ng sakit ng ulo ko ngayon. Ayan, lumalaki-laki rin na balo. Okay, second fish okay. Na. Oh, medyo malaki-laki, guys. Dali, guys. Lumalaban. Guys, kayang nilalang to. Medyo mabigat-bigat din. Sana naman, hindi butete. Tatoy! Yun, lumalaban, guys. Pinirasa na. Dalawagan lang natin konti para hindi siya bumitaw. Pagod ng konti. Uy! Panalo! Malaki! Malaki! Ayun guys, makayang ano to guys. Malaki! Malaki! Woo! Ayun o! Uy! Huwag kang pumunta sa bato! Oh! Pumipersa! Ah! Ano ko guys? Kaya to? Parang queen fish! Uy! Pumunta sa bato! Woo! Queen fish! Bunin lang. Ano pala? Queen fish yata. Queen fish. Queen. Ayan guys, oh. Kung nakakita niyo guys, lumalaro siya. Baba lang, alay. Nakakamanda lang yung lay. Sagat, sagat. Pagudin lang natin. Uy! Bilis! Dahil na! Mat mo na! Pwede mo na rin! Mat mo na! Ayan guys, dali tayo ng isang queen fish na naman na medyo malaman-laman ng kante. Ayosik na. Ayan, pogi-pogi oh. Linora! Nadali sa balugbog. Balugbog cuts! Oh, yeah. Dali na naman. Ang mga tagpian. Dali na naman. Ha? What's up mga anglers? Ayan, tapos ng aming pakikipagdigma sa karagatan. Ayos pa sanang mag-fishing guys. Kaso nga lang, sobrang init na. Hindi na kaya ng katawan. So
kailangan namin umuwi. Kasi parang madidehydrate na kami sa init. So ang init ang oras pa lang guys, 9:30 pa lang, 9:30. Kaso ganito nakainit. Parang hindi mo na kaya magtagal dito sa dagat. So next time naman ulit guys. Sibat na muna kami. So, hindi naman na masama kasi sa unang pagkakataon ang aking lalagin tayo guys. Gwapong-gwapong tiyo ay pamangkin. Ay nakadali na rin sa wakas. So tatlong sabak, ayun, pangatlong sabak nakadali na rin sa wakas. Ayun guys, sa mga bagong anglers, tira lang ng tira. Kasi darating din yung time talaga na makakahuli tayo. Kagaya ko, halos 10 buwan nga hindi ako nakakahuli. Kaso nga lang, unang huli ko, yun nga lang, panalo talaga. Ayan. Isang malaman-laman na GT. So sulit na sulit yung isang buwan na wala ako dating madali. So ayan guys, sayo ulitan guys. Yung huli namin guys, siguro mga 3 kilo naman. Ayan. Tapos yan, isang talakitok. So sisigang mo siya namin. Dito kasi guys, huli mo, linis mo, luto mo. Kaya bali yung pamangkin ko, siya yung nakahuli niyan. Kaya ngayon, siya yung maglilinis, siya rin magluluto. Ayan. Buti na lang sanay. Batang ano yan eh, dalahikan. Guys, kinakatay na ng aking pamangkin ng aming pangsigang. Dalawang kilo siguro. Nilay. Gusto mo tutotoy? Yung aking kutsilyo? Isang tirong dugaong medium puti. Punta na Nora. Nora ulit. Nora ulit. At isang Nora ulit. Ayan guys, sabali yan yung huli na ba? Dugan mo na konti. Dugan ko pa. Yan, isa. Yung aking pamangkin sa kanyang paglilinis ng kanyang kauna-una ang huli. Ayan o. Ayan o. Okay guys, see you later. Pagluto na ang ating sinigang. Kapag lantakan na lang. Ayan na guys, ang aming sinigang. Dali na. Sinigang ala JM with orange spotted tribali. Ayan na guys. So, nalibre na naman ang ating sabaw. Yan po ang nakadali, yung poging-pogi niyan. So ngayon naka... Yo. Sige guys, lantakan na natin ang ating sinigang na tribali. Yo. Tribali ba yan? Hindi pala ito. See you on our next video with my guwapong-guwapong tiyuhin. Ay, Steve Pamangkin. And my beloved wife. Yan na po ang nagmamayari.